dating child star at bunsong kapatid ni Ivana Alawi na si Mona Alawi na ilang beses siyang isinugod sa ospital. Sa latest vlog ni Ivana, nagkwento si Mona ng ilang detalye tungkol sa kanyang kalagayan ngayon at kung paano niya ito nilalabanan. Ayon kay Mona, meron siyang type 1 diabetes at nahihirapan daw siyang i-control ang sugar level niya kahit pa may mga gamot na itinuturok sa kanya. I'm type 1 diabetic and for a while, hindi talaga controlled yung sugar ko even though nagtutusok naman kami. Hindi pa natatapos dyan ang health concerns ni Mona dahil kamakailan ay na-diagnose naman siya ng diabetic neuropathy na isang uri ng nerve damage. Sanay kasi sila doon sa mataas na sugar. So yung nerves ko parang nagulat siya, nagkaroon ako ng diabetic neuropathy. Pero I will get better. Hindi naman siya incurable, tama ba? Hindi naman siya impossible. May gamot siya, yun. But yun, it will take some time para umokay ako. Ang kanyang pagkaka-ospital din daw ang dahilan kaya hindi na masyadong nakikita sa mga vlog ni Ivana si Mona. Mahirap siya pero I'm fighting and I'm gonna keep fighting para sa family ko, para sa sarili ko, and para sa inyo kasi love ko kayong lahat. Get well soon, Mona. Samantala, naging emosyonal naman ang komedyanteng si Berwin Maylee nang ikwento niya ang hirap na pinagdaanan dahil sa pandemya. Sa inilabas na vlog ni Oggy Diaz, mapapanood na kinamusta nito ang dating kasamahan niya sa sitcom na Home Sweetie Home na si Berwin Maylee. May-ari na ngayon si Berwin ng isang corn dog shop. Hindi naman napigilan usisain ni Oggy ang mga pinagdaanan ni Berwin bago nagnegosyo at dito inamin ni Berwin na sunod-sunod ang naging dagok niya sa buhay. And we quote Berwin, "Tumakbo akong konsihal dito sa Taytay. Hindi rin naman pinalad. So at first, maghahagilap ka. Pero kapag wala ka nang aasahan dito, walang industriya, walang trabaho, hindi ka nanalo, so wala kang ibang kakapitan kundi ang Diyos." Inamin rin ni Berwin na kinailangan nilang ibenta ang kanilang dream house dahil wala na silang pambayad para rito. And we quote Berwin again, "You surrender in a sense na kahit hindi mo matanggap na ibenta mo yung bahay mo, ibibenta mo eh. Binenta namin yung bahay namin. One thing, wala kaming pambayad. Kesa marimata ng bangko, binenta ko." Sa ngayon, nangungupahan sina Berwin at ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga pinagdaanan ng pamilya niya ngayon, nananatiling malaki pa rin ang pasasalamat ni Berwin dahil hindi sila pinababayaan ng Diyos. Diane Medina Ilustre para sa TalkBiz!